Ang bayaning ating kikilalanin ngayon ay walang iba kundi si Andres Bonifacio. Siya ang nagtatag ng Katipunan. Si Andres Bonifacio ay pinanganak sa Tondo, Maynila noong Nobyembre 30, 1863. Ang mga magulang niya ay sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro, na isang mestisang Espanyol at nagtatrabaho sa isang pabrika ng sigarilyo. Nagsimula siyang mag-aral sa Don Guillermo Osmeña sa Maisik, subalit naulila siya sa gulang na 19 na taon, kaya napilitan siyang huminto sa pag-aaral. Naganap buhay siya para sa kanyang mga nakababatang kapatid. Nagsikap na lang siyang mag-aral sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga aklat. Natuto siyang gumawa at magbenta ng mga pamaypay na papel at mga baston. Naging mensahero siya ng Fleming & Company at pagkaraan ay naging ahente dito. Ilan sa mga librong nabasa niya ay ang Himagsikang Pranses, Buhay at Gawa ng mga Pangulo ng Estados Unidos at iba pang mga makasaysayang aklat. Hinubog ng mga aklat na ito ang utak ni Bonifacio. Noong Hulyo 7, 1892, si Andres Bonifacio, kasama ng ilang kilalang tao, ay patago at lihim na nagtipon sa Azcaraga, Maynila upang itatag ang KKK o Kataas-Taasan, Kagalang-Galang na Katipunan. Subalit, noong pagkaraan ng 4 na taon, ito ay natuklasan ng mga otoridad at binalak buwagin. Dahil dito, pinasimula ni Bonifacio at ng mga katipunero ang himagsikan noong Agosto 23 sa pamamagitan ng pagsigaw sa Pugadlawin, kung saan pinunit nila ang kanilang mga sedula. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo tungkol sa pamumuno. Dinakip si Bonifacio sa salang pagtataksil sa bayan. Nahatulan siya ng kamatayan at pinatay ng mga sundalo sa bundok ng Tala, Cavite noong Mayo 10, 1897. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para sa susunod pang mga videos.